Mga pagkain bawal sa may ubo at sipon. Number 1. Citrus fruits or juices. Ayon sa mga eksperto, ang mga citrus fruits kagaya ng orange, lemon at kalamansi ay kinakailangan iwasan dahil acidic ito at maaaring makasama sa lalamunan. Bagamat mayroon itong vitamin C na nakakatulong sa pagpapagaling ng ubo, kung napadami naman sa pagkain o pag-inom nito, maaari itong makasama kaysa makabuti. Number 2. Fried food o piniritong pagkain. Ang fried foods o mga piniritong pagkain ay maaari lamang magpalala sa cough o ubo. Kung kaya't pati ang mga pagkain katulad ng chips, french fries at iba pang junk foods ay kinakailangan iwasan. Nakakabusog lamang ang mga ito at walang gaanong nutrisyong na ibibigay sa katawan para gumaling ito. Number 3. Dairy products. Ayon sa mga eksperto, ang mga pagkain na nagtataglay ng gatas gaya na lamang ng yogurt, polboron, at sorbetes ay isang sangkap na labis na nakakapagpadami ng plema sa ating baga. Number 4. Pag-inom ng alak. Ang alak ay nagdudulot ng dehydration at nakakababa ng immune system, kaya kinakailangan itong iwasan kung mayroong cough o ubo. Pagkain laban sa ubo at sipon. Number 1. Pagkain mayroon bawang. Maraming mga pag-aaral na nagsasabi na ang pagkain ng bawang ay isang epektibong paraan upang mawala ang ubo at sipon. Pinapalakas nito ang immune system at iniiwasan ang anumang impeksyon mula sa virus at bakterya. Maraming pwedeng gawin sa bawang upang maigsan ang ubo at sipon, tulad na lamang ng pagpapakulo nito sa mainit na tubig at pag-inom habang maligamgam pa ito. Maaari rin namang gumawa ng sabaw o anumang putahe na may bawang upang makatulong sa pagginhawa ng katawan. Number 2. Pag-inom ng salabat o luya. Isang epektibong pampalasa ang luya, ngunit isa rin itong mabisang gamot sa ubo at sipon. Ang isang baso ng mainit na ginger tea ay nakakatulong upang matanggal ang makakapal na mucus o plema mula sa respiratory system upang lumuwag ang paghinga ng taong may sakit. Number 3. Honey. Ayon sa medical studies, ang honey, lalo na ang raw honey, ang isang natural remedy sa dry cough. Mayroong natural anti-inflammatory properties ang honey na nagpapakalma sa agresibong ubo. Ang tamis nito ay nagsistimulate ng salivary glands na tumutulong sa pagbawas ng kati o irritation sa lalamunan. Para sa mga bata, pwede ninyong painumin ng isang basong tubig na may halong hanggang 1 teaspoon ng honey bago matulog. Maaari rin itong lagyan ng 1 teaspoon ng apple cider vinegar o fresh lemon juice dahil mayroon itong mga antioxidants. Number 4. Tubig at asin. Isang simpleng dry cough treatment na di kailangan gastusan ay ang pagmumumog o paggargle ng tubig na may asin. Ang asin ay nag-aabsorb ng tubig sa katawan. Hinihigop nito ang tubig mula sa tissues ng lalamunan, kaya nababawasan ang pamamaga.
Kapatid, may nais ka pa bang ibang health tips na gustong malaman? Kung oo ang sagot mo, ay huwag kalimutang i-comment sa ibaba para maitampok sa susunod nating mga videos. Maraming salamat sa iyong panunood, paalam hanggang sa muli.